So what's up mga katol? Long time no see. Yeah, so for today's video, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit yung last vlog ko nakalagay doon sa thumbnail na nakalagay ay last vlog. So intro muna tayo para mukha talaga tayong vlogger. Let's go! So yun nga mga katol, so kamusta? Kamusta tayo? Kamusta tayong lahat? Kamusta kayong lahat? Yan, so for today's video mga katol nga, kaya nga sinabi ko kanina, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit last vlog na dapat, na last vlog na dapat talaga yun. Kita nyo kasi yung thumbnail at saka sa title ata, kung di ako nagkakamali, may nakalagay doon na last vlog. Ano? So kung makikita nyo yung background namin, pumunta kami doon sa dagat. Punta kami sa dagat, sa Sampaguita Beach. Nakailang ulit ako doon ng vlog. Nakailang beses kami papunta-punta doon. Nakapabalik-balik. O kung anong tawag nyo pa doon. So yun nga. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit last vlog. Kasi sa totoo nyan, kaya siguro 1 month akong hindi nakapag-vlog or nakapag-upload. Kasi pinag-iisipan ko ng mabuti itong video na to. Sa totoo niya, nagtumawag pa ako dun sa GC namin, sa aming magkakaibigan or magkakabarkada, tinawagan pa sila. Humingi ako sa kanila ng permiso kung okay pa sa kanila, nagawan ko to ng video. Kasi nung una, ayaw namin kasi to ilabas talaga. Ayaw namin, ultimo mapagkwento ang magkakabarkada, ayaw nila at ayaw ko din naman. Kasi, basta medyo ano pa nun parang hindi pa kami ganun makamove on that time. Yung vlog kasi na yon ay dapat talaga na last vlog na talaga. So hindi ko nasasabihin yung mga pangalan na muntik na, no, maaksidente. O yan, aksidente. Ibig sabihin, muntik na talaga kaming mamatay that time. Muntik na talaga. So pinag-isipan ko talaga mabuti kung yun pala yung magiging last vlog ko, last video ko. Naisip ko bigla na kung sa ganun ako senaryo mamamatay, ganun pala yung pakiramdam, yung mga ganun. Okay. So ganito yun, pumunta kami that time, kitang-kita nyo naman kung mababalikan yung video. Pero maglalagay ako dito ng clip para makita nyo ang lakas ng alon, sobrang lakas ng alon that day. Mga pala na kasama ko. So syempre ako, si JD, si Jaja, si Billy, si G-Man, si Jay Abad or Julia tawag, si Anthony at si Jomar. Okay, so di pumunta nga kami magkakambarkada doon sa Sampaguita Beach. Dahil, di namin alam ba't kami pumunta doon, nagkayayan lang. Kasi meron kaming kaibigan na taga doon, mismo malapit sa Sampaguita Beach. Kaya nakakapasok kami minsan doon, as in na walang binabayaran. Kasi may cottage sila, ginagastos lang namin yung kinakain namin. Nagambag-ambag kami para doon, syempre. So yun na nga, malakas yung alon. Picture-picture pa kami. Nakita mo siguro sa vlog, nagbibideo ko, nagbibideo yun, masaya kami. Nung nandoon na kami sa dagat, siguro excited. Excited si, hindi ko sasabihin pala pangalan, excited kami lahat. Excited kami lahat na maligo. Ano, meron kasi akong dalawang kabarkada, sila yung unang-unang pumunta sa dagat. As in, lumusong sila sa dagat. Yung para sa mo sila magaling lumangoy, mas veterano nga lang yung isa. Hindi ko nasasabihin talaga, ayaw ko magpangalan dahil sabi nung munti ka na din, ano, ayaw niya magpangalan. Mas okay na siguro sa akin naman galing. Ako na yung aako ng kwentong to. Nung pumunta kami dun sa dagat, ano yun eh, dalawin na dun sa dagat, hindi ko naman nakalain na malulunod. Muntik na malunod, as in muntik na siyang malunod. Kasi sobrang lakas ng alon. Pumunta sila agad dun sa malalim. Siguro may dibdib na yung tubig. Tapos sobrang lakas ng alon. Akala siguro nila madali silang makakabalik doon sa pangpang ng gano'n lang kadali. Siguro naka 5 sigaw na tulong o 4. Hindi, 3. 3 sigaw na tulong yung isa naming kabarkada. Tulong-tulong si ganito, malulunod na. Doon sa pangpang nagkakakwentuhan-kwentuhan po kami. Mga palabiro kasi lahat sila eh. Akala namin nagbibiro naman yung kabarkada namin yon na nalulunod na nga. Nung tinitigan ko, lumapit ako sa pangpang, kita ko yung malulunod na namumutla na. Nakakainom na daw siya ng tubig alat. So medyo dapat nung sinaryo, nataranta ako pero mas pinili kong kumalma. So ang ginawa ko, sumigaw ako ng
Sabi ko, paabot ng life vest, paabot ng life vest. Doon sa isa naming kabarkada, binato niya agad ako ng life vest, tapos ako yung pumunta doon sa dagat. O, pagpunta ko doon sa dagat, ang lakas talaga ng alon. Bago pa ako makalapit doon sa sasagipin ko, hirap na ako, halos magisig na yung binti ko. Kasi sobrang ang lakas ng alon. Nasagip ko naman yung kabarkada ko. Actually, ginawa niya ako parang ano, para salbabida talaga. Ako, ang style ko doon, naka-floating na lang ako, floating na lang ako doon. Na langoy ako ng langoy, patras, dahil hindi ko nga kaya ng paabante kasi sobrang lakas ng alon. Eh di, ayun na, no? Nung siguro ang tubig, nasagip ko siya, nung nandun na sa tubig, nasa dagat na, siguro nandun na malapit sa pangpang, ang tubig siguro may tiyan na lang, di ba? Tapos sa tiyan na lang, yan, pababa. Pero lakas pa rin ng alon, hindi ako makabalik agad-agad. Sobrang hirap pala makabalik. Tapos, anong nangyari sa akin? Naka-life vest nga ako, doon parang sinasayaw ako ng alon that time. So, kabado na ako. Nilalamon na ako ng ano, ng dagat talaga. Tapos, ang lakas ng hila ng alon pabalik. Ganun pala, kapag yung malakas talaga yung alon. Hindi na, alam ko naman kasi na pag malakas ang alon, mahirap talaga lumangoy sa mga ganung pagkakataon. Kaya hindi talaga ako lumalangoy nun. Kaya lang naman ako lumangoy kasi nga, sinagip ko yung kabarkada kong yun. Nung sinagip ko na yung kabarkadang yun, ako naman yung nahirapan pabalik. Okay? Nahirapan talaga pabalik. Hindi ko na lang gagawin ko. Lahat na ng klase ng langoy, ginawa ko. Langoy, aso, lahat. Ginawa ko na lahat. Hindi pa rin ako makabalik. So, ang ginawa ko, humingi na rin ako ng tulong. Sumisigaw na ako ng tulong. Hanggang sa parang manlambot ako, nanilahin ako ng alon pabalik. Hanggang sa nabuti, lumapit yung isang kabarkada ko. Actually, dalawa. Dalawa yung lumapit para tulungan ako. Kasi hindi na nga ako makabalik. Imbis na makabalik ako doon sa pangpang, masinihila pa ako ng dagat pabalik doon sa malalim na part. Tapos sobrang mabato, kaya hindi agad ako makatungtong ng ayos doon sa ilalim. Tumutungtong ako, pero kasi naiipit ng mga bato yung paa ko, kaya pagkakahon namin, sobrang sugat-sugat yung paa ko. Yung barkado pang isa, tuloy-tuloy yung sugat kasi siguro na napagkis-kisa ng bato. Kaya yun. Pero nasagip naman din ako, tinanggal ko sa life vest ko kasi mas mahirap daw. Mas madali daw masagip kapag yung sa ganun malapit na. Madali daw masagip pag para hindi na daw agad ako, para hindi daw ako hilahin ng alon. So hinubad ko, pagkaubad ko ng life vest, talagang kinakain pa rin ako ng alon. Kasi sobrang lakas ng alon. Tapos nun, yun nung nasagip na ako, nasa pangpang na ako, habol yung hininga ko at saka nung mga sumakip. Lalo na din yung sinagip ko. Diba? Talaga namutla. Namutla siya. Namutla din ako. Lahat kami namutla. Tapos ang nakakatawa pa nito, sa ganun sinara, meron kaming dalawang kabarkada. Ayoko na rin din, ayoko ito pangalanan. Parang nanonon lang ng movies. Pero hindi ko sila sinisisi bakit hindi nila kami tinulungan. Ano? Siguro natakot din sila kasi nga, baka imbis na masagip, diba? Imbis na makatulong na sa pagsagip, eh maging pabigat pa sila. Ganun na lang din yung iniisip ko, kaya wala ko sa manalog sa kanila. Actually, natatawa ko sa kanila doon sa dalawang yun, ha? Doon sa dalawa. Nanonood lang, parang nag-cheer na lang sila. Kasi, galing yun. Ayun. Awa naman ng Diyos, naligtas kaming lahat. Ano, at walang masamang nangyari. Actually, may masama nangyari. Ang ibig sabihin ko, buhay pa din kami. At may isa pa pala, may isa pa kaming kabarkada na nasa parang nandun na kami, parang seryoso na yung lagay namin doon na may sinasagip tapos ako sinasagip. May isa pa kaming kabarkada na ayaw din pangalanan pero babagsagan ko si Boy Pandesal kasi paalam sa kanila, bibilag doon ng pandesal doon sa may kanto namin. Eh nangyari, nakarating na sa Pagita Beach. Di kita papangalanan, pero alam mo yan kung sino ka. Yun na yung sinasagip, nagkakataranta-taranta na kami doon. Yung isa, naglalalangoy pa, pumupunta pa ng malalim. Kung di pa namin sisigawan, kung di pa namin hihigitin, pabalik, hindi siya babalik. O di kasalanan pa namin kung just in case may mangyari doon sa taong yun. Ano? Pero to cut the story short talaga, mga katol.
Eh, eto. Buhay pa din kami. Buhay pa din ako. Kasi nakapag-vlog ako. Tuloy-tuloy na to. So, nawala na yung sikip sa aking dibdib. Oh. Sikip sa aking dibdib na mag-upload ng mga videos. Kasi, so kasi sabi ko, isusunod ko sa vlog na yun. Eto. So, eto na yung mga tol. So, ang lesson dito sa vlog na to, eh kapag malakas yung alon, kahit ano pang husay mo, magaling lumangoy, eh, wag na kayong tumuloy. Ano? Wag nyo na tangka yung pumunta kayo sa malalim. Mag-picture-picture na lang kayo dun sa may pang-pang. Ano? At gusto ko din isali sa kwento, nung palang panahon na sinasagip namin ng isa't isa dun sa dagat, meron palang ibang grupo naman yun sa ibang samahan naman na nalunod that time. Ang huling balita ko, namin lahat, eh, napunta daw siya sa ICU, 50-50. Kasi that time talaga, sobrang lakas ng alon. So, kaya, thank God, ano, safe kaming nakauwi, at buhay. Yun lang. Okay? So, lesson nga, for this vlog, paulit-ulit tayo, huwag na matigas ang ulo, ano, kapag sinabi minsan ng magulang, huwag na sumama. Kapag nakita naman natin, yung dagat, na ganong kalakas, high tide, ano, tapos kaya kahit hindi high tide, basta malakas ang alon, huwag na magtangka pumunta ng malalim. Enjoy nyo na rin place, mag-picture-picture kayo, mag-video kayo, yun lang. Para safe, okay? So yun lang, mga tol. Ito na yung siguro yung pinaka-maiksing kong video. Maiksing video lang to, iniksiyan ko lang talaga. Kaya lang mga ba, nag-explain pa. So yun lang mga tol. So mag-upload na ako this time. Sunod-sunod na to. Hindi ako mangangako, pero gagawin ko. So yun mga tol, mag-ingat kayo palagi. Peace and subscribe.